Okay, ito yung instruction ko kay Sonia para sa gagawin kong libro, yung building competence. Anong ibig sabihin nun? Eh, gusto kong maging competent yung mga taxpayer na kaya nilang hawakan yung kanilang mga deficiency tax assessment. So, ito yung dapat magawa. So, Sonia, kung mapapanood mo tong videong to, meron akong iuutos sa'yo at kailangan gawin mo to ng mabilis. Ano yung mabilis na gagawin mo? Ito. Itong mga deficiency tax assessment ng BIR, may mga tinatawag na category. So, ang category is makikita mo dito. For example, itong assessment na to, income tax ang category. Ang assessment na to, eh, value added tax category. So, ibig sabihin, per tax type may iba't ibang category. Halimbawa, sa category ng income tax, may mga subcategory. Katulad nito, ang subcategory nito ay apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, ngayon pupunta ka dyan sa mga schedule na yan. Of course, gagamitin mo yung amount. So, halimbawa, pupunta tayo ng schedule 1. Pupunta tayo ng Schedule 1, itatype mo kasi bibigyan kita ng napakadaming NOD, FLD, EAN, FDDA. Ang gagawin natin is i-chronicle natin yung ginagawa ng BIR sa buong Pilipinas. A-identify natin yung madalas na ginagamit nilang technique sa pag-i-issue ng deficiency tax assessment. So, for example, itong income tax na to, diba? Ang madalas nilang ginagamit ito. O so gagawa ngayon tayo ng format ng protest, gagawa ko ng writing protest. O ilagay niyo 'yan sa mga nakikinig sa akin, writing protest. Paano mag-write, gumawa ng tamang protest? And then magpa-franchise tayo. So ito yung trabaho mo sa akin, kailangan mong gawin. Magta-type ka lang, i-chronicle mo o i-categorize mo yung mga dapat i-categorize. Sinabi ko na kung paano. So, pupunta ngayon tayo dito sa Schedule 1. For example, ano ba yung nasa Schedule 1? Hanapin natin ngayon Schedule 1 dito. Ayan, ito yung Schedule 1. So, tumatama. Ayan, kita mo, 39 million eh. So, ito yung Schedule 1. At ito yung itatype mo hanggang dito. Yan. So, ang gagawin ko dyan, gagawin ko ng risk and benefit analysis. And of course, ano yung dapat malaman ng mga taxpayer para maiwasan ang pagbabayad ng 39 million na deficiency tax. O paano marireduce itong potential deficiency tax? So, meron sa income tax, value added tax, expanded withholding tax, etc. Bibigay ko sa iyo. Ipapadala ko sa inyo sa iyong PM, okay? So, gawin mo na siya, start ka na at magpadala at gagamit ka ng docs, yung Word file at kung may mga ganitong situation, gagamit ka ng table. Okay? Dapat mabasa, alam mo, gumagamit ako ng Mac. So, dapat mabasa ng Mac ko yung gagawin mo, makonvert ng Mac ko. Para mailabas natin yung libro next week. Tatapusin ko na yung libro ko sa Audit Protection Services within this week. Tulungan mo akong mag-type. Yun lang gagawin mo. So, kung may mga question ka, i-PM mo ko para masagot kita. Okay? Ang usapan natin, through PM lang. Gawin mo na, okay? So, dun sa mga gustong kontakin si Sonia at manghingi ng tulong, ibinigay ko na sa inyo yung email niya kanina. So, with that, tapusin na natin to at masayang buhay para sa inyong lahat.